Yung video na to, pag-usapan natin ngayon yung regarding naman sa crash guard ng motor. So, ang crash guard, equipped siya para protektahan yung motor in case kung sakaling mag-slide ka or mag-crash or mag-aksidente. So, advantage nito is kapag nag-slide ka, halimbawa ito nangyari, nag-slide, wala pa tong crash guard. So, may tama siya. And then, pangalawa, nung nag-slide ako, ito. Tangan ko na, sumimit lang ito. Eh, puta. Isang araw lang, so ito. At sinagot na dito tumama lahat sa crash guard. Yung makikita nyo. Crash guard is acceptable modification. So, pwede siya. Yun yung sabi ni LTO 7 Regional Director Victor Kaindek. So, kasama siya sa acceptable modification. Like yung to crash guard, yung tie bolt, ito ba, yung cellphone holders, tapos yung upuan, tapos side mirror, basta pasok siya sa, tapos yung muffler. Yung muffler is basta pasok yung DB niya sa required ng LTO. Ang talagang tulong ng crash guard. So, di ba, kung wala ito, tingnan nyo yung nangyari. So, kung wala talaga ito, possibly, warak na yung side na to. Nag-slide ako kasi mayroong isang tao na tawag dito. Akala ko tatawid kasi nasa gitna na siya ng kalsada. So, bigla akong napapreno, madulas yung kalsada, kaya nag-slide ako. Buti na lang talaga may crash guard. So, kapag impact talaga, yung imbis na hindi madadamay, madadamay talaga siya. Yun lang. So, hindi siya bawal. Sa description ng video na ito, ilalagay ko na lang din yung sinabi niya. So, may memo na tayo regarding sa top box ng motor. Meron din sa auxiliary lights. Yung dito naman sa crash guard, yun lang yung pahawakan ko, yung sinabi ni LTO 7 Regional Director Sir Victor Kaindek. Yun lang yung pahawakan ko regarding dito sa crash guard. So, acceptable siya sa modification ng motor. Yun lang guys. Ride safe always, keep safe. Yan, malaking tulong talaga yung crash guard, lalo na kapag slide lang. So, I'm a paper plane.